Amen. Sa ibang detalye po, ang pagkakaalam ko lang dito ay may asawa na po ito. Hindi po. Purihin ng Panginoon. Nakasama ko po ito ay 89. Tama? Tama po, sir? At ito'y napakabait. Ano po? Kasi unang salta namin sa seminary, ay itong mukhang ito, nakita ko kaagad. At alam niyo po, nung nag-start kami ng pag-aaral, 30 kami, 30 kami na kasama doon, iba-ibang lugar, may tiga Bisaya, tiga Ibugao, kung saan-saan. At si Pastor yata, tiga saan ka, Pastor? Bisaya din. Mindanao. So marami silang mga tiga Mindanao doon. At ako naman ay Bisayang Hilaw. salamat sa Panginoon dahil ginabayan po kami ng Panginoon. At naging ka-eskwela ko po ito. Naging ka-eskwela ko po ito ng halos isang taon, ano, Pastor, ano po. At kami nagkahiwalay sa mga hindi inaasang pangyayari. At pero nakakatuwa sa Panginoon ay kahit kami nagkahiwalay ay nagpatuloy pa rin siya. At kami rin po ay nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. At ang maganda ay dinala kami parehas ng Panginoon dito po sa Nueva Ecija. At sa ibang mga detalye pa po, nung siya'y nag-asawa, hindi ko na po alam yon, ano po. At siya na po ang magsasabi sa atin. At wine-welcome po natin ang ating guest speaker, si Reverend Armand Talampas. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin. Sir? Thank you. Thank you, thank you. For the live stream. Pwede na po tayo maupo. Thank you. Ako po ay na-surprise. Pwede bang tanggalin ko ito? At matagal na po akong hindi nakapag-speak tulad ng ganitong, katulad nitong ministry, yung patungkol sa marriage. At nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat inisip ko nung tumawag si Pastor ay ang tanong ko kaagad sa isip ko, number one, bakit ako tinawagan? At bakit sa akin ibinato o ibinigay yung ministry na yon? At ang pangalawang tanong ko ay, Lord, anong gusto mong ma-accomplish? Ako ba talaga ang dadalhin mo roon? So sapagkat po ay sa isang ministry, dapat po ay ang mga pastor po kasi ay aware din doon eh. At binibigyan din ng Panginoong Diyos ng discernment ang bawat isa para po makapag-minister effectively sa pangangailangan ng bawat isa. And of course, tiningnan ko yung, nireview ko yung credential ko. Sabi ko noon, hindi yata ako papasa. At kasama dun sa credential, sabi ko, eh, luma na itong credential ko, hindi na updated. Eh, hindi ko na nga alam yung mga lingwahe ngayon ng mga kabataan eh. So, medyo patay po ako doon sa aspetong yun. Pero sabi ko, but anyway, hindi naman yun ang gusto kong dalhin, yung lingwahe nila ngayon. Ang gusto ko pong dalhin ay yung lingwahe ninyo, Panginoon. So, I want you to reach out their hearts, their mind, at mag-instill tayo, maglagay tayo ng tumpak na impormasyon sapagkat po ay uso po ngayon ng mga fake news. Uso po ngayon ng mga hindi totoo. At naalala ko, yung isang anak ko, pagka may information, may nakita ako sa YouTube or sa Facebook, pagka gusto ko yung isang subject na yon, ay kinukonsult ko yung isang anak ko. Sabi ko, pakicheck mo nga ito kung tama ba itong ano na to, paksa na to, kung totoo ba to. So, tinitrace niya at marami siyang tinitingnan eh, bago niya sinasabi sa akin na totoo daddy ito. Sapagkat
Nakakatakot po eh kung bumato ka ng maling information. Sapagkat ang maling information, nag-accomplish din siya ng mali. Hindi po pwedeng mag-accomplish ng tama yung maling information. Ang Biblia, kaya maraming taong binabago nito sapagkat tamang information po ang binibigay sa atin nito. Sapagkat ito po'y galing sa Diyos. Now, natutuwa ako sapagkat si Pastor Yuli ay ang maalala ko po talaga sa kanya, hindi ko makakalimutan ay senior po namin ito eh. So, at nakikita ko naman sa inyong mga pinopost, gagaling ng mga choir ninyo. Salamat sa ministry. Nasusubaybayan ko, sir. At purihin ng Diyos doon sa magandang ministry. At mabait ito. At favorito ni Pastor Amores. No, Pastor Amores yung aming isang pastor. I would like to say thank you, Pastor Yoli, sa pribilehiyo na inyong pinagkaloob. And of course, sa church. Sa bawat isang narito ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. And of course, kay Pastor Lina, nakasama natin. May pastor pa po ba dito? Pastor Ed. Pastor? Pastor Ed. Pastor Ed, saan ka? Pastor, thank you. At may mga kasama akong pastor ngayon dito. Ibig sabihin, pag may mga kasamang pastor, hindi ako mapupuruhan. Sapagkat mamaya, pagka maraming magtatanong at nag-iisa ko lang dito, siguradong mayayari ako dito. So at least may mga kasamahan tayong pastor at may sasalo sa mga ibang mga katanungan mamaya. Now, bago po tayo dumako sa ating lecture, in a short while, sa maikling panahon po tayo po saglit ay humingi ng karunungan mula sa Diyos at gabay niya. Manalangin po tayo, aming dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat at marunong sa lahat, maalam Diyos na matuwid at banal. Narito po ang inyong lingkod na inyong idinako sa lugar na ito para po ay magiging mensahero ninyo at magiging lecturer ninyo. Papasalamat po ako, Panginoon ko Diyos ko, sa pribilehiyo at I am humbled for this privilege na isinend ninyo ako dito para sa seminar about marriage. Hiling ko po, Panginoon ko Diyos ko, kayo pong mangusap sa bawat isa mula sa inyong lingkod hanggang sa bawat isang narito ngayon. At hihilingin ko po ang inyong masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang dalangin. Amen. Okay, so, thank you, Pastor Friend Bishop. Alala ko po na isa sa mga na-retain sa mind ko yata ay ang katawagan sa pastor ay tatlong pangalan eh. Elder, yung isa, no pastor? Elder, pangalawa ay pastor or shepherd. Pangatlo ay bishop. At meron po akong natandaang keyword doon para ang kagandahan, lahat ng ito ay ibinigay ng Panginoong Diyos sa pastor. Yung tawag na ito. Pagka elder po, speaks about maturity, regardless of age. He might be a young pastor, but he can be an elder because of maturity. At yung shepherd naman, or pastor, speaks about ministry. And yung bishop naman ay speak about management. Ang nakakatuwa po doon, lahat pong yan ibinigay ng Diyos sa pastor. Kaya yung pastor matured, nagmi-ministry, at nagmamanage. Amen po? So yun po ang maganda roon. Pero hindi po tayo pupunta doon sa seminar na yun. Kasi iba po yun. At ngayon po ay tulungan ninyo ako mga pastora. At siguro po hindi ko mapiperfect ang lecture na ito. No? Pero nag-prepare ako ng konting notes, handouts. Kayo lang po, ang na-prepare ko lang dyan ay 20 lamang po yan. 20 piraso lamang po. Ngayon po ay, yung wala pong kopya, pwede po ninyong ipa-xerox para po ay magkaroon kayo ng kopya. Kinumunicate sa akin ni Pastor, ang sinabi niya sa akin, communicate siya sa akin na some of the subject matter about marriage o basta lahat ng paksa, bahagi ng paksa na ito ay na-share na niya sa church. So ang ating pong
Ang atin pong pinaka-theme ay kasal or sakal. So, mabigat po talaga yon. Pero bago ako pupunta doon sa lecture, medyo kinakabahan ako kaya gusto kong mag-istorya muna kunti. Isa po sa pinakamagandang lugar siguro na napuntahan ko ay ang Nueva Ecija. Bakit po Nueva Ecija? Sapagkat dito po sa lugar na ito, binigay sa akin ng Diyos yung aking mapapangasawa. Yeah. Di po ba? Sabi doon sa Proverbs 18:22. Pakipost mo nga, sir. Proverbs 18:22. Sino nakakaalam niyan? Sabi diyan sa verse na yan. Okay, doon. Thank you. Sabi diyan, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Sarap, no? Sino yung naghahanap ng asawa diyan sa verse na yan? Yung lalaki, ano? Sa Biblia po, wala po akong makitang babae na naghahanap ng mapapangasawa. Lahat ng binasa ko doon, mga lalaki naghahanap. Minsan may isang pastor, sabi niya eh, may verse ba sa Bible na mali manligaw ang babae? Sabi niya, wala naman ah. Dito. So kaya po pinakamagandang lugar ito sa akin kasapagkat dito ko po na meet yung misis ko. Meron pong pastor na pumunta sa Bible school namin sa Conservative Baptist Seminary, Asia. At naghahanap po siya ng pastor. Sikli pastor po siya. Kaya naghahanap siya ng magiging associate pastor. Sa dami pong nirecommend, ako po ang napili, in short. So, ni-invite kami, pinag-speak kami doon sa church, sa kabanatuan. Siguro yung ini-invite nilang pastor doon ay mga tatlo, apat. And I am privileged sapagkat ako yung kanilang napili. Sabi ko, salamat sa Panginoon sapagkat ako yung napili nila. Hindi naman ibig sabihin na ayaw nila doon sa ibang pastor. Sabaga, out of their evaluations, siguro ako lang yung naisip siguro nila. Not knowingly na yung aking magiging missis doon sa church na yun, ko makikilala. And then ay meron akong friend na nag-aral sa Phoebus College of Bible sa may Karuhatan, Valenzuela. Si kaku-worker ko siya sa church namin doon sa Valenzuela. At meron siya pinakilalang friend. Sabi niya, I want to introduce you my friend. Wala siya dito, pero nasa Nueva Ecija siya. So in short, sabi ko, pumupunta ka ba sa Nueva Ecija? Sabi niya ganun sa akin, no, minsan. Kasi pumupunta ako doon sapagkat may classmate kami doon na best friend namin, si Warley. So kaya taga-natividad yung isang best friend namin, classmate namin ni Pastor. So kaya napupunta ako sa Nueva Ecija. So, nilagay ko yung pangalan na yon ng kaibigan, kaku-worker ko, nalagay ko sa diary ko. So, after 2 years, 3 years, or I mean 2 years, nalipat ako sa Nueva Ecija. Sinend out ako ng dalawang pastor, Pastor Stanley Culiamar, isang professor ng PBS College of Bible, at saka ni Pastor De Jesus, yung nagtuturo ng mission sa PBS College of Bible. Sinend out nila ako sa Nueva Ecija, and then right after that, ay naging associate pastor ako. In short, naging associate pastor ako sa isang church ng Southern Baptist sa Nueva Ecija. Southern Baptist. And then, unknowingly na sa church na yon, nandun yung missis ko. At yung missis ko at that time, graduate niya siya sa college at nagpipray siya. At ang kanyang pinagpipray ay pastor. Grabe yun, ano? Pastor. And one day, yung pastor na yon, nagulat siya sapagkat apat silang magkakaibigan eh. Pero yung pastor na yon ay pumunta sa parents ng missis ko at sabi niya sa parents ng missis ko, pwede ko po bang maligawan ang inyong anak?
gusto ko pong magpaalam sa inyo. Sinabi ko yung edad ko, ako po isang pastor, at kaya ko na pong buhayin yung inyong anak. At the legal age naman po ako. At sa Panginoon po, hinihingi ko po siya sa Panginoon. Pumayag po silang lahat, nag-meeting sila, kinagabihan, after a week, nalaman ko na pumayag sila. In short, ay nag-propose ako dun sa misis ko, at dahil sa guwapo ako, walang pagdadalawang isip. Hindi nagsayang ng panahon yung... Hindi nagsayang ng panahon yung misis ko. Sinagot ko siya. In short, mga kapatid, ay naging girlfriend ko siya. Tapos, nalipat ako ng church. So, nagkalayo kami. Sabi niya, nagkalayo tayo. Sabi ko, walang problema yan. Sapagkat buo naman yung tiwala ko sa'yo eh. Ikaw, buo ba tiwala mo sa akin? Nangangamba siya eh. Pagka maganda lalaki, nangangamba talaga eh. So, sabi ko, malaki tiwala ko sa'yo. Kung ikaw ay para sa akin ka. Iingatan ka ng Diyos. Ako din, kung para ako sa'yo, iingatan din ako ng Diyos. In short, mga kapatid, ay iningatan kami parehas ng Diyos maski magkalayo kami. By the way, kung gusto ninyong mag-seminar ng LDR, pwede ako ha. Sanay ako sa ano, sa long distance relationship. So, in short, ay nagpakasal kami. At pagka magandang lalaki, walang problema ang kasal eh. Katawa na naman kayo eh. Bakit? Yung biyanan ko, nag-provide ng lulutuing baboy. Yung bayaw ko, businessman siya noong time na yun eh. Nag-provide ng 20,000 pesos. Yung church ko sa Valenzuela, nag-provide ng... In short, mga kapatid, nakasal ako na wala akong gastos. Pagka ang Diyos ang nag-bless, eh, walang problema eh. Pinasal kami sa Cabanatuan City Christian Church sa may Rizal Street. So, Rizal Street yata yan. Tapos, ang venue namin ay sa La Parilla Hotel. So, that was 1994. December 10, 1994. 27 years na po kami ng misis ko. At nagkalayo po kami ng misis ko, sasabihin ko na rin, because we want to send our children to school, yung aming income dito ay maliit lang. Kanina sabi ko dito, lagi silang magkasama, kami naman. Magkahiwalay, malayo sa isa't isa. Pero what matters most sa aming pagsasama is that yung aming constant communication. At yung trust namin sa isa't isa, walang bahid ni kunti. At yung spiritual maturity namin, grabe. Amen po? Yung spiritual maturity namin, very strong sa biyaya ng Diyos. At maski nasa malayo siya, keeper of the home pa rin siya. Nandun pa rin yung kanyang presensya, pinadadama niya sa kanyang mga anak at sa akin. Now, that's a short testimony. After few years, naghalukat yung misis ko ng aking mga gamit. At isa sa tiningnan niya ay yung aking diary. At sabi niya, binasa niya. Alam niyo mga babae, mahilig sa sekreto ng lalaki. Mahilig maghalukat eh. Nabasa niya yung pangalan niya doon sa aking diary. Sabi niya, si Tarn, hindi pa tayo magkakakilala nito. 1990, hindi pa tayo magkakilala nito. Paano nangyari na yung pangalan ko nandyan sa diary mo? Sabi ko, hindi ko alam. Pero my friend ako, kakoworker ko na nag-introduce sa iyo sa akin. At isinulat ko yung pangalan ko. Not knowing na ikaw pala yung mapapangasawa ko. Pinagtagpo tayo ng Diyos. God give you to me
and I give you to God. I, God give you. Yung kanta kanina, sino kung kanta kanina? Thank you. Tapos na, mag-closing prayer na tayo. Salamat, ano, salamat sa buhay. Kasal o sakal? Now, tatlong bagay o ilang mga points lamang po ang gusto kong i-discuss ngayong hapon sa atin. Number one, tingnan po natin yung ating handouts kung meron po kayo dyan. Yung mga talata sa Biblia lamang po ang hindi ko nilagay dyan para po susubukan nating mag-participate kayo by reading your Bible. Amen po? And then, pagka sinabi ko pong pakibasa ngayon Genesis chapter 2 verse 18, may tatayo dyan voluntarily, hindi ko natatawagin at babasahin niya. Pwede po ba yun? Para hindi tayo aantukin. Kasi po, alam ko po, yung ganitong oras, grabe ito eh. Tama po? At hindi pa naman po ako, hindi po ako gifted magpatawa. Hindi po ako gifted magpatawa, wala po akong talent doon sa pagpapatawa. Kung gusto naman ninyo, pipilitin kong magkaroon ng talent sa ganun, babayaran niyo ako. Kasi yan, laki-laki ng bayad ng mga comedians, no? Pero, wala po ako dyan eh. Pero, alam ko, napatawa ko kay kanina saglit eh. Amen po? Gising po ba tayo? Okay. So, punta po tayo sa page 1 ng ating handouts. Marami pa pong mga pwede nating sabihin dyan. But these are the concrete, specific terminologies na dapat nating malaman dito sa ating lecture ngayong hapon, sa ating seminar ngayong hapon. Ang marriage po ay isa sa mga nakakatuwang bagay na itinala ng Diyos at nirecord ng Diyos sa Biblia. At isa po sa mga napaka-excited na mga bagay na mababasa natin sa Biblia, yung pag-aasawa. May tatlo pong, bago po tayo mag-focus, mayroon pong tatlong institusyon sa mundong ibabaw na pwedeng gamitin ng Diyos sa atin para po mapapaganda at mapapaayos po yung marriage. Number one, yung family. Number two, yung church. Number three, yung government. At yung family code, government po ang bahala doon. Yung church po, bahala po siya sa spiritual direction at saka sa mga tamang impormasyon galing sa Biblia. Yung family po, ganun din po, magbibigay din po siya ng tamang impormasyon. Naalala ko sa Ephesians chapter 6, sabi doon, chapter 6 verse 2 ba yun or 3? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. For, and ye father, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yun po, responsibility ng parent po yan. Parent po ang kinakausap dyan. And mind nyo, yung parents na kinakausap dyan ay Christian parents. Amen po? A Christian parents. Yung introduction ni Paul doon sa Ephesians to the saints, no? Sabi niya doon sa mga mananampalataya, sa mga pinaging banal ng Diyos sa iglesia ng Epeso. Yun po yan, ha, sa intro doon sa chapter 1. So mapapansin po natin yan. Therefore, ang kinakausap ng Panginoong Diyos na parent dyan ay hindi lang basta parent, kundi Christian parents. Member ng church ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, yung parents po dyan ay parang sinasabi natin, binibigyan ng Diyos ng instruction how to handle family matters. How to handle family matters, especially kung ang pag-uusapan natin ay paano i-nurture, paano turuan, paano gabayan ang mga anak. Amen po? And of course, sabi doon sa Proverbs, pagka tinuruan natin yung mga bata, hindi nila makakalimutan ito hanggang sa kanilang paglaki. Amen po? So, habang sila lumalaki, iba't ibang paksa, iba't ibang topic ang ating tinuturo hanggang sa teenager na sila, may ibang mga paksa naman silang tinatanong at tinuturo pa rin po yan. Amen po? Ngayon po, in short, punta tayo sa marriage. The reason for marriage. Yun po ang ating unang paksa. Roman number one, the reasons for marriage. Number one, God ordained it for companionship. For companionship. Pakibasa Genesis chapter 2 verse 18. Proverbs chapter 18 verse 22, nabasa na natin. Genesis chapter 1 verse 27. Sino pong gustong magbasa niyan? Genesis 2:18.
Sige po, sige po. Para po, ano lang tayo, no? Para hindi tayo antukin. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Okay, it, sabi dyan, it is not good for a man to be alone. Anong sabi kanina dun sa Proverbs 18:22? He who findeth a wife, findeth a good thing. Good. It is not good, and it is good to find a wife. Tama po? So kaya po, ang mga lalaki po talaga, naghahanap po ng mapapangasawa, lalo na po sa tamang edad na. Anong edad ang piniprescribe ng government sa family code? 18, babae? 21, lalaki. Oo ba? So yun po yung nakalagay dun sa ating family code. Kaya binanggit ko kanina yung family, church, at saka government. Kasi from time to time, iko-code po natin ito. Ang blessing po sa atin, may mga ginagamit ang Diyos na mga institusyon para po higit na magabayan ang ating mga kabataan. At higit na mailagay sa ayos ang kanilang buhay na may kinalaman sa kanilang puso at may kinalaman sa kanilang pag-ibig, may kinalaman sa kanilang planong pag-aasawa. Pero what happened to our young people today? No? So mahalaga po ito. No? So God ordained it for companionship. Sabi dyan, hindi mabuti sa lalaki na nag-iisa. Tama po? Hindi mabuti para sa kanya. Sa Proverbs, he who findeth a wife, findeth a good thing. So God ordained it for companionship. Para may makakasama yung lalaki. Amen po? Hindi masaya. Malungkot ang buhay pag nag-iisa. Tama po? Kaya po, mabuti ang ginawa ng Diyos na iginawa niya ng makakasama sa Adam. Tama po? At kung pag-aasawa ang pag-uusapan, ang makakasama lang na dapat ni Adam ay pakibasa Genesis 1:27. Nako, matatagalan tayo dito. Bilis-bilis lang, no? So, Genesis 1:27, nilikha ng Diyos ang lalaki. So God created man in His own image. Mm-hmm. In the image of God created He him, male and female created He them. Praise the Lord. So ano yung companion na ginawa ng Diyos para kay Adam? Anong gender niya? Babae. So ang magpapasaya pala kay Adam na companion ay babae. Kailanman, kung lalaki ang makakasama ng lalaki, hindi po sila magiging masaya. Oh. Kaya po, ang inordain ng Panginoong Diyos na companion for Adam ay babae. So kung nag-iisip ng mapapangasawa o makakasama for a lifetime yung isang lalaki na 21 years old, dapat ang hahanapin niya babae. Right. Hindi lalaki. Tama po. Tama po ba? Tama. Or yung babae, hindi babae, kundi lalaki dapat ang kanyang ipagpipray. Right. Amen po? Amen. So male and female, sabi dyan, God ordained marriage so that Adam might have a companion throughout his life to be with him. To be with him. God ordained it for companionship. So may kasama na si Adam. At ginawa ng Diyos, binigyan siya ng makakasama sapagkat mabuti ito para sa kanya. At ang kanyang makakasama na mabuti para sa kanya ay isang babae. Isang babae. So bakit po natin in-specify dyan yan? Sapagkat po meron pong group of people na pinaglalaban na okay lang kami lalaki sa lalaki. Kasalanan po yan. Malaking kasalanan po yan. At napupuot po ang Diyos sa ganung klaseng relationship. Amen po? Number two, God ordained it for a helpmeet. Sabi doon sa Genesis 2:18, hindi lang companionship, ngunit helpmeet din. Kaagapay. Ayaw pong gamitin yung salitang katulong, ha? Kaagapay. Amen po? Katuwang.
Hindi katulong, kasi may negative implication yung salitang katulong sa kultura natin eh, mga Pilipino. Kaya po, marami pong mga babae ngayon, dahil nga po sa ang ginagamit nilang salita ay katulong, marami pong mga babae, mga asawa na tagalinis, tagasaing, tagaurong, tagalaba, ano pang gawain? Lahat kanya na. Eh, ang pinag-uusapan po natin, hindi katulong, kundi asawa. Katuwang. Ibo ba? Magbibigay sa atin ng saya, sigla, magbibigay sa atin ng mag-aalis ng kalungkutan natin, hindi po katulong o alila, kundi po ay katuwang sa buhay. Pakibasa nga po yung Ecclesiastes 4:9, nabasa na natin yung Genesis 2:18 eh. Ecclesiastes 4:9, ano sinabi po? So habang binubuklat ninyo, number C, God ordained it for replenishment. Sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Amen po? Noon po, wala pang tao, sila pa lang. Natural ay, di po ba? So, yun po ang isang purpose ng pag-ordain ng Panginoong Diyos dito. Pakibasa nga po yung Ecclesiastes 4:9. Dalawa ay maiiki kaysa sa isa, sapagkat sila ay mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Okay, tama naman po, di po ba? Nahirap po talaga yung nag-iisa, pero pagkadalawa kayo, ay mabuti ang inyong magagawa at mas malaki ang inyong nagagawa sa inyong mga sarili. So, salamat po sa Panginoong Diyos. So, hanggang dyan lamang po yan. Hebrews 13:4 about marriage. Pero itong Hebrews chapter 4 ay it's about right time. Right time para sa isang lalaki at babae na gawin yung mga bagay na ginagawa lang ng mag-asawa. So kaya panatilihin ninyo yung mga bagay na yun na magiging maayos dyan. So pakibasa na lang. Punta tayo sa Roman numeral number 2. The responsibilities of marriage. Letter A, in regard to man. In regard to man. The man is to provide the home. Ito yung mga lalaki. Bakit po 18 sa babae, 21 sa lalaki? Sapagkat nung unang panahon, pagka 21 years old na ang lalaki, may trabaho na. Kasi graduate na siya ng college. Ngayon, dinagdagan ng 2 years, mayroong grade K-12 tayo. So, plus 2, 21, 23. No, 23 siya makakapagtrabaho. Pero kung hindi siya magpapatuloy sa pag-aaral, sabi ng TESDA, yung grade 12, after grade 12, pwede na siya sa senior high niya, pwede na siya maghanap ng work. Kaya lang, failure yung, kung may mga deep ed dito, ano, hindi ko po sinasabing failure, totally failure, pero yung program po sa K-12 ay talaga pong medyo tagilid. Kung ang goal natin ay makakapagtrabaho na sila after their senior high, marami pong mga graduate ngayon senior high, wala pa pong alam gagawin. Hindi pa po nila kayang mag-survive basta-basta. Samantalang, sabi ng DepEd nung in-interview, para pwede na silang maghanap ng work after that. Pero anong naging program para makapaghanap na sila ng work, para ma-develop yung skills nila, para ma-enhance yung kaalaman nila? Wala naman eh. Pero hindi tayo nag-complain sapagkat progressive naman po talaga ang knowledge. After all, makakahanap din sila ng magandang paraan para po ma-accomplish nila yung goal doon sa aspetong yun. Ngayon po, nadagdagan ng 2 years, yung 21, 23 na. So marami pong bagay yun na reason ng ating government patungkol doon, para may trabaho na, kaya niya niyang tumindig sa sarili niyang paa, maipoprovide na niya ang pangangailangan para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, sapagkat dito po, he needs to provide a home. Bakit po? Sapagkat pagka mag-asawa na po, ang sabi ng Biblia, aalis na si lalaki sa kanyang mga magulang. Bakit siya aalis sa puder ng kanyang mga magulang? Sapagkat siya ay magsisimula ng kanyang sariling pamilya. Siyempre, pag magsisimula siya ng sariling niyang pamilya, iha-house niya yung mapapangasawa niya. Tama po? Kanina, dito sa testimony, dapat daw maging handa po talaga. Tama po? Ang problema sa isang kultura, ang kultura ng Pilipino, masyado tayong in touch sa ating family, ano? At pagka maski may asawa na, minsan nakasuno pa rin.
A very critical yun sa atin, sapagkat dito po nagkakaroon ng problema si biyanan, si babae laban sa babae, or si lalaki laban sa kanyang manugang, or kundi man si lalaki. Bakit po? Sapagkat pagka kayo po'y nakikisuno sa inyong mga sa inyong pamilya, sa tatay at nanay ninyo, tandaan ninyo, isa lang po ang leader doon, yung tatay nyo lang. Hindi po pwede mag-lead doon si mister. Hindi po niya baha yun. Kung gusto niya mag-lead siya, alis siya doon. Tama po? So mamaya, madadaanan natin yan. So, in regard to the man is to provide the home. Genesis 2:4. If you are living in your parents' home, then you must submit to the decisions no matter what age you are, because there can be only one leader in a home. Kung gusto mo maging leader, itayo mo yung sarili mong pamilya. Amen po ba? Di baling mag-rent kayo, di baling kubo yung bahay ninyo, basta sarili ninyo. Amen po? Kung kaya niyo magtayo ng mansyon, okay lang. Kung kaya ninyong tumira dun sa yate, okay lang. Kung anong klaseng diskarte meron kayo. Di po ba? Uso kasi sa ibang bansa yan eh. O sabi dito, in regard to man, the man is to provide the home. Number two, the man is to provide financial support for his family. Anong ibig sabihin dyan? Nabanggit natin kanina na yung edad pala na 21 or 23 ngayon, ang purpose po pala noon, para siya ay may credential na, para siya nakapag-aaral na, at dahil nakapag-aaral na siya, tapos na siya pag-aaral niya, siya ay makakahanap na ng trabaho. Amen po? So sinasabi ng Biblia, the man is to provide financial support for his family. Sabi ng 1 Timothy 5:8, pagka hindi mo maipoprovide yung needs ng family mo, you are an infidel. Ano yung infidel? Mga taong walang pagkakilala sa Diyos, o mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Mga taong hindi ligtas. Mga taong pagano. Walang paggalang sa prinsipyo ng Diyos. Tama po? So sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa mga anak ng Diyos, sa mga anak niya, uy, i-provide ninyo ang pangangailangan ng inyong family. Number three, the man is to cherish life. Sabi dyan, ang salitang cherish, to hold dear, to feel or show affection for, to keep or cultivate with care and affection. Si Merriam-Webster, yun ang sabi niya. Mahalin, alagaan, ingatan natin ang ating mapapangasawa, mga kalalakihan. Mamaya, meron ding part ang babae. Mga kalalakihan muna, makinig kayong mabuti ha. Kaya po, dapat natin pag-aralan to para po magiging matured yung ating decision na gagawin later on sa mga single na kalalakihan. Ephesians chapter 5, verse 22, 23, and 28. Pakibasa na lamang po ninyo yan. We are living in a day of much fighting and contentions in marriages. The man is no doubt responsible for the situations many times because he is not cherishing his wife. Malaking problema po pagka hindi alam ng lalaki ang kung ano ang kanyang gagawin. Amen po? Pero pag alam ng lalaki, grabe po ang blessing sa family. Of course, ang babae po mamaya, makikita natin na meron din po siyang malaking bahagi dyan. Colossians 3:19 at saka 1 Peter chapter 3, verse 7. Number 4, the man is to lead the home. Ang lalaki po talaga ang leader ng home. Sabi nang nagtanong sa akin, paano pastor yung asawa ko ay napakahina sa leadership eh. So yung babae na lang nagli-lead. Hindi po dapat ganon. Ang gagawin po ng babae ay alalayan yung husband niya para ma-strengthen yung leadership ng husband niya. Yung husband pa rin ang leader. Pero dahil sa asawa na niya yung lalaki na yon, tutulungan niya yung lalaki na yon para ma-exercise niya at mapalakas at mapasigla at buhay yung kanyang leadership. Hindi niya i-overpower. Hindi niya i-subdue yung leadership na yun. Kundi, iaangat niya, palalakasin niya, tutulungan niya yung asawa niya na mapalakas yung leadership. Amen po?
Para biblically speaking, gaya ng sinabi ng Biblia, lalaki pa rin po ang maglilid sa tahanan. Amen po? Sana tayo? Ha? Oh, number four. The man is to lead the home. Ephesians 5.23, 1 Corinthians 11.3, and Ephesians 6.4. Please lang, doon sa may mga notes, basahin po ninyo ito. Ano po? Kasi po, kung isa-isahin natin to sa dami nito, grabe pong kakainin yan sa oras natin. Punta po tayo sa in regard to the woman. The woman is to submit to her own husband. Kanino siya magpapasakop? Sa kanyang sariling asawa. Sa kanyang sariling asawa. Mga babae, huwag kayong magpasakop sa hindi ninyo asawa. Sa sarili ninyong asawa lang. Ayun po. Kaya maraming mga babae na napapariwara kasi nagpapasakop sa hindi nila sariling asawa. Ayun po. Pasakop lang kayo sa sarili ninyong asawa. Kung pag-aasawa lang din, patungkol sa pag mag-asawa lang din ang pag-uusapan. Amen po? Pagka sinabi ng kumpare mo, Mari, samahan mo ako saglit, kakain lang tayo doon, oh. Huwag kang sumama. Maski mabait pa yung kumpare mo. Di ba? Uy, friend, best friend ko yung asawa mo. Halika, habang wala siya, mag-merienda muna tayo. Huwag ka sumama. Mag-ingat ka, huwag ka sumama. Huh? Kasi po, magde-develop po yun eh. At isang araw, sa kasasama mo, magiging intimate po yun. At alam na ninyo kung anong pwedeng mangyari after that. Ibo ba? So, gaano mo man kamahal ng asawa mo kung hindi ka mag-iingat, patay tayo ron. Tama? Sabi dito, the woman is to submit to her own husband. Ephesians 5:22-23, Colossians 3:18. The word submit means to yield oneself to the authority or will of another. Tandaan ninyo na itong Ephesians, ang husband na kinakausap dito ay Christian husband. Kaya pagka Christian husband, nakakaalam sa salita ng Diyos. Pagka Christian husband, nagpapasakop sa Diyos. Pagka Christian husband, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya kung magpapasakop man yung babae o yung asawa mo sa iyo, dahil Christian husband ka, walang pangamba, walang panganib, sapagkat ang gagawin mo lamang ay yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya safe ka. Amen po? Unlike doon sa hindi Christian husband, pag nagpapasakop yung babae, minsan ay nakakatakot. Tama po? So bagamat i-exercise ng husband yung kanyang authority, but that authority within the prescribed or within the limit of God's word. So po, hindi po siya lalabas doon. Kasi po, pag lumabas siya doon at maaabuso niya yung babae, mayroong government, may batas sa family code na pwedeng sumaklaw doon at sasabihin ng gobyerno, mali ka. Iba ba? At yung government, tandaan natin na binabayan din sila ng Panginoong Diyos. Lalo na yung ating family code ay marami dyan kinopya sa American Constitution. Yung mga prinsipyo dyan. At alam ninyo, the founder of America are Christians. Ano po? Graduate sila sa Harvard University at yung Harvard University na yan noon, pinangungunahan ng mga pastor siyan. Kaya doon, yung founder fathers ng Amerika ay mga matitibay at matatatag na Kristiyano. At doon sila ang ginamit ng Diyos para, although ang Amerika ngayon talagang mabilis ang pagbaba ng kanilang morality at nasisira na po talaga, sirang-sira. Pero po, tandaan po natin na salita ng Diyos ang ginamit para sila ay ma-establish. Doon po natin tinupya yan. Po? At ang iniingatan ng ating ibang mga lingkod ng government ngayon ay huwag sanang madagdagan ng mga provisions na against sa kalooban ng Diyos. Amen po? So kaya po yung the word submit means to yield oneself to the authority, godly authority or will of another. Amen po? So hindi nakakatakot para sa babae. At hindi din nakaka-insecure sa babae sapagkat una, ang gumawa ng disenyong ito ay ang
Diyos, hindi yung lalaki, kundi yung Diyos. God has given two reasons why He has chosen the man to lead the home. Number one, order of creation. Because of experience, yung mga nangyari, the woman was tempted first. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Paul. Tama po? Number two, the woman is to reverence her husband. Reverence means to show tender devotion, self-denial, honor, acknowledging that which has a claim of respect. Yun po talaga ang nakalagay sa Biblia, kaya gawin natin yun. Ano po? Gawin ninyo yun, mga ladies. Amen po? Preparation po ito para sa mga ladies na dalaga at sa mga kalalakihan para malaman nila yung kanilang mga responsibilities. Yung Proverbs 10-31, mahaba masyado yan, pero pag binasa po ninyo yan, marami pong nakalagay dyan patungkol sa kung paanong ginagalang ng babae ang kanyang husband. Amen po. At sa iba pang passage. Number three, the woman is to be of a meek and quiet spirit. Minsan po ay hindi po yung woman ang meek and quiet spirit. Minsan yung lalaki o minsan naman yung babae matahimik, yung lalaki naman ang hindi. Pangit yun, ano? 1 Peter chapter 3, 1-6, verse 4, the ornament of, pagpatuloy niyo yung pagbabasa na yun, ano? If a woman will be meek and quiet, then she will be of great value to God and He will work on her behalf. Ibi-bless po siya ng Panginoon pagka siya po ay matahimik at maayos ang kanyang pamumuhay. At pagka maayos, godly woman po ito, pagka maayos at matahimik ang kanyang pamumuhay, ang kanyang asawa din po ay nabibigyan niya ng good example. How sad it is that many women do not believe these verses. Punta po tayo sa number 4. The woman is to be a keeper at home. Titus 2, chapter 2, verses 3 to 5. May nakalagay po dyan, be a keeper at home. Kaya po, lahat po ng mga kababaihan, talaga pong nakakatuwa po sila pagdating po sa mga issues at mga bagay na may kinalaman sa tahanan. Talo tayo dyan, mga kalalakihan. At hayaan ninyo yung mga babae doon kasi sinabi po ng Biblia na keeper at home po sila talaga. Amen po? Titus 2:3-5 and 1 Timothy 5 verse 14. Don't go against God's word. Proverbs 29 verse 15. Pakibasa nga natin yung isang Proverbs yan, Proverbs 29 verse 15. Pwede ba nating basahin yan? Siya yan. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Okay po, isa po yan sa mga dapat ay ministry ng kababaihan. Ano? Punta po tayo sa may araw dyan. Before it is too late, believe God, raise your family in a godly way, which is our priority. Amen po? Which is our priority. Kaya po, magiging handa po dapat dito yung lalaki at babae bago sila pumasok sa ganung sitwasyon sa buhay nila. Kasi malaki po ang responsibilidad. Number 5, the woman is to be ambitious. Marami pong meaning yung word na ito, pero yung kinuha ko po, sabi ni Miriam, sabi niya, having a desire to achieve a particular goal. Napansin ko po, ang mga babae magagaling dito sa aspetong ito. Diba ang mga babae, pagka pinagkatiwalaan ng husband sa money matters, ay magaling silang magtabi. Meron silang naisisave. At magugulat ka na lang, may nabili na sila. Kasi may nabili na sila. Mahal, may project tayo. Yun, nagtabi ako unti-unti. Yun, nabili na natin. Ganyan yung mga babae. Doon sa Proverbs 31, mapapansin ninyo doon na yung babae doon ay merchant siya. Pero yung pagiging merchant niya ay home base. Home base, no?
Noon pong wala pang COVID, marami pong mga babae na talagang namamasukan. Tama po? Nung dumating yung COVID, marami pong mga babae na nag-home base. Safe po ito para sa mga kababaihan. Marami pong mga kababaihan na na-abuse dahil po nag-work sa labas. Considering na yung disenyo ng buhay at responsibility na binigay sila na binigay sa kanila ng Diyos ay to be a keeper at home of your home. Hindi naman masamang maganap buhay yung mga babae, pero meron po talagang nangyayari sa ating panahon ngayon na talagang nag-uupisi niya yung babae. Well, kung maingat naman at matatag sa pagkakristyano niya, sa tingin ko ay hindi pa rin maapektuhan at hindi pa rin siya mapapariwara. Amen po. Si Sister Malo, saan? Nandiyan ka ba, Sister Malo? Home base yan, magaling yan. Yung iba mga teacher, walang problema, nagtuturo. At culturally speaking, iba din siguro ang kultura nila noon kaysa kultura natin dito. Lalo na yung aklat ng Proverbs. Amen po? So, tinitingnan natin din doon, kinoconsider din natin yung kultura o mga practices natin. Proverbs 31:10-31, verse 13, verse 16, verse 17 and 18, at saka verse 24. At home base po ang pinopromote ng Bible na trabaho para sa babae based on Proverbs. Kaya homemaker po sila eh. Homemaker. Pero, well, maraming mga kababaihan sa atin na nag-succeed sa kanilang trabaho maski hindi sila home base. Congratulations sa kanila at nag-iingat naman sila at nangangalaga naman sila sa kanilang mga sarili. At pagka naman ay may agreement lang sa asawang lalaki, wala naman problema doon siguro. Amen po? Hindi rin naman pinagdidiinan ng Biblia na bawal magtrabaho yung babae sa labas. Amen po? Wala namang doktrinang ganun sa Bible na bawal. Number 3. Pakibasa nga po yung number 3. Oh, mabigat po ito, the qualification. The man and woman must be ligtas dapat. Bakit po? Sapagkat number 1, yun po ang turo ng Diyos eh. So kung turo ng Diyos, yun ang pinakatama sa lahat. Amen po? Ano mang napakagandang mga pananaw, sino man yung nagbibigay ng kanilang magagandang opinion, pinakamataas at final na opinion o pananaw pa rin at turo yung sa Diyos. Kaya nga naniniwala tayong mga Baptist na ang Biblia is our final authority in matters of faith and practice. Amen po? Pagka kung ano yung sinabi ng Biblia, yun po final. Pagka sinabi ng Biblia, alimbawa ay member ng pederasyon si Pastor Arman. Uy, member ako ng pederasyon. Sabi ng Biblia, magpakalalaki ako, sasabihin ko, lalaki talaga ako, lalaki talaga ako. Yun yung final. Amen po? So, sundin natin yung Biblia kasi yun ang pinaka-final authority. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. What it is that keeps a person out of heaven? It is unbelief. Tama po? John 3:18, sabi ng verse dyan, illustration, a yoke is something that hooks two things to work as one. Back in the days before, they would offer yoke two animals together so they could pull as one. Alam po ninyo, pagka magkaiba po ang pananampalataya ng lalaki at babae, gihiwalay po talaga ng direksyon yun. Amen po? Dapat ingatan natin. Dapat igalang, respetuhin at sundin natin yung sinabi ng Diyos na dapat sila'y ligtas. Tandaan ninyo na yung aklat sa 2 Corinthians 6:14 ay inaddress ng Diyos sa Church ng Corinth. At may kinukorek siya doon. Isa sa mga kinukorek niya, yung pag-aasawa ng hindi Kristiyano, dapat Kristiyano lang. Amen po? Dapat i-correct natin yon sapagkat pag hindi natin na-correct yan, may consequence po roon. Genesis chapter 2 verse 24, that is exactly what marriage is, a yoke, two becomes one, so they both must fall in the same direction. Proverbs 29 verse 27, at sabi doon sa baba, abomination means extreme disgust and hatred. 2 Corinthians 6:15, and then letter B,
The man and the woman must be like-minded. Kanina mayroong testimony dito eh, at nabanggit yung parang like-minded nila. Sa principle ng yuk, dalawang hayop na ginagamit sa pag-aararo noon. Pagka ginalaw yung lubid, isang direksyon lang po sila. Pagka Kristiyano at saka hindi Kristiyano, hindi po talaga magkano yun. Not like-minded po yun, magkahiwalay po. It is often said that the opposite attract, sabi ng isang philosophy. That may be the world's philosophy, but that is not God's plan. Because marriage, pagka sa marriage po, ang opposite ay naglalaban. Diba? Minsan po, meron po akong deacon doon sa isang church na pinagpapasturan ko. Pagka nagmi-meeting kami, pagka nagbi-business meeting kami, lagi na lang siyang opposite. Sabi niya, Pastor, kailangan may opposite para balanse. Nababalanse. Sabi ko, sa pananaw ng secular, okay yan. Pero sa church, dapat walang opposite. Lalo na kung ang ating pinag-uusapan ay salita ng Diyos at gawain ng Diyos. Sabi niya, upo pala, no? Sa marriage, pagka sinabi ng Diyos na mananampalataya kayong dalawa, dapat mananampalataya kayong dalawa. That is the only way you work together as husband and wife. That is the only way na kayo ay magtatagumpay sa inyong pagsasama. Sapagkat, lagi ninyong tandaan na ang Diyos, siya lamang po ang source ng blessing sa atin. Pagka humiwalay tayo sa prinsipyo ng Diyos, mamimiss natin yung blessing na sinasabi niya para sa marriage. Saan na tayo, mga kapatid? So, Amos chapter 3, Proverbs 21 verse 9, and Proverbs 21 verse 9 ulit, if you marry someone who is not like-minded with you, then your life is going to be filled with turmoil, trouble, whatsoever. Letter C, the man and the woman must not have a former mate that is still alive. Ito ngayon, parang tanggap na ng community. Di ba? Hindi ibig sabihin na natanggap ng nakararami ay tama na. Or tama siya. Hindi ibig sabihin na sinabi nila, the voice of the people is the voice of God. No, mali yun. The voice of God must be the voice of the people. Amen po? So hindi pwedeng, hindi porti tanggap na sa komunidad natin, tanggap na yung naglalakad na pa ganung galon, maski lalaki, o tanggap na yung babae na may asawa, o lalaki na may asawa na nag-asawa muli, ay okay na. Hindi po. Balik tayo sa pinaka-original plan ng Panginoong Diyos. Ang nilikha ng Diyos na babae para kay Adam ay isa lang. Ang daming ribs ni Adam. Kung sa ribs kinuha yon, ang daming ribs ni Adam. Pero bakit isa lang ang kinuha? Kasi isa lang po talaga. Sabi ng mga, meron bang Muslim dito, Islam? Sabi ng Islam, eh si Solomon, ang daming asawa. Si David, ang daming asawa. Marami pang may maraming asawa doon. Ang tanong, kinalugdan ba ng Diyos yung aspeto na yun ng buhay nila? Hindi kinalugdan ng Diyos yun. At nag-suffer sila David, nag-suffer sila Solomon because of pagan wives and many wives. Nag-suffer ho sila doon. Alam niyo, tingnan niyo kung bakit nag-aaway-away yung Arabs na yan, nag-aaway-away yung lugar na yan. Kasi po lahat sila nagki-claim na meron silang karapatan kay Abraham. Pero iba-iba ang mga magulang. Iba-iba nanay. Divided. During the time of King Solomon, the kingdom was not just, hindi lang nahati, kundi was too divided. Multiple divisions ang nangyari doon. Hindi lang basta half, 50-50. Sapagkat ang daming claimants eh, sa kanyang kingdom. Amen po? So yun po ang nakakalungkot doon, mga kapatid. Hindi po in-honor ng Diyos yun. The first bigamist in the Bible, hindi in-honor ng Diyos yun. Talagang ayaw ng Diyos. Kasi ini-exercise ng Diyos, God is faithful and God will not do something that contradicts to His character and nature. God is faithful
And He teaches faithfulness to each one of us. Right. Amen po? And you cannot be faithful if you have two wives or if you have two husbands. Right. Amen po? Isa lang po. Naalala ko tuloy yung kaibigan ni Mrs. eh, na hindi magkaanak. Kinausap yung Mrs. ko. Sabi sa Mrs. ko eh, "Friend, pwede bang hiramin ko si Pastor Arman?" Bihira, sabi ko, pambihira to. Ano yan, laruan? Paano kung sinakyan ko yon? O hayaan mo yung misis ko. Sa akin ka makipag-usap direktamente. Alam ninyo, ang temptations nandyan sa paligid eh. Hindi tayo nagmamasid eh. Amen po? So mag-ingat po tayo. Sana tayo dyan? Sa C. The man and woman must not have a former mate that is still alive. Isa sa mga kina-counsel ko po mga kapatid, doon sa church ko, hindi ko alam na meron pala ako doong mag-asawang member na kaya pala si Mrs. gusto nang makipaghiwalay sapagkat po ay natuklasan niya na sila lalaki ay mayroong asawa na matagal na niyang hindi nakakasama. Ngayon po, di ba sa batas natin, pagka matagal na talaga, ginagrant na ng batas natin yung kalayaan sa lalaki. Di ba? Pero sa Biblia po, wala pong ganyan eh. Sa Biblia po kasi, pag namatay lang. Sakalang malaya. Yung lalaki o yung babae, pagpatay na yung asawa. Tama po ba? Alin ba ang susundin natin? Yung batas na nag-grant niyan, eh, tagal na ninyong hindi nagkikita. Wala na kayong communication. 14 years, for 20 years, for 30 years. Ang sabi ng Biblia, pagpatay lang sa kakalang palalayain ng batas. Kaya po, sa ating PSA ngayon, in is on noon, pagka nagkakasal ang pastor, nanghihingi po talaga ng sinomar. Certificate of non-marriage. Lalo na po, may mga babae po na mahilig sa may edad. Di mo ba? Minsan ngayon po, ay nakakatakot po ang panahon at ang sitwasyon ngayon. Kaya po dapat maingat po. Sabi ko, sino nagkasal sa inyo? Maski po si Mayor pa ang magkakasal sa inyo, delikado po si Mayor doon. Delikado po doon yung nagkasal. Bakit po? Sapagkat that is ignorance of the law. At doon sa magkakasal, gumamit siya ng lisensya. Kinasal niya, may asawa. Kaya lang, na-justify doon sa ano? Na-justify doon sa batas. Bakit? Ang tagal na nilang hindi nagkita. Wala na silang communication. Pero sa Bible, hindi gina-justify ng Bible. Sabi ng Bible, mali pa rin. Pagka may asawa, pagkapatay lang, saka lang pwede mag-asawa. Tama po? Kaya tayong mga pastor, may mga pastor ngayon na nagkakasal po ng divorce. Whatsoever reasons, I will not argue with you. I will not argue with this pastor kasi may kilala po ako. Pero po, mananatili po ako doon sa sinabi ng Biblia na pagka patay na. Kaya nga ang sinabi doon sa altar, till death do us part. Malinaw po yon. Makapiblia din po yung covenant na yon, yung promise na yon. Okay. Kaya kung gusto ninyong mag-asawa muli, patayin nyo na. Huwag naman po. Huwag naman po. Biro lang. So sabi ng resource first speaker namin, papatayin ko raw eh. Huwag naman po. Okay. Many Christians are ignoring what God's word clearly says about this subject. When you disobey God, you will reap the consequence. That's why there are many unhappy marriages today. Nantok na kayo? Tayo tayo saglit. Ganun lang po. Itaas lang ninyo arms ninyo. Stretch lang po. Para po ay medyo mawala yung antok. Di ko alam kung paanong magpapatawa rito eh.
Pero kung gusto ninyong matawa, tumingin lang kayo sa mukha ko. O kung ayaw ninyo, hindi kayo matatawa sa mukha ko, tingnan nyo yung mukha ng katabi nyo. Subukan nyo lang. Pastor Bilayo, tingnan mo yung katabi ng mukha mo. Katabi ng mukha mo. Katabi mo mismo. Okay, para makita. Okay, thank you po. Pwede na po maupo. Sana po tayo, number? Number 4. Pakibasa nga po yung number 4. Ano po yung nakalagay sa ilalim? Okay. Malapit na tayo. Pero nasagot na natin yung iba kanina eh. Amen po? Do's and don'ts of marriage. Number 1 po, sabi po dito, the decision should not be based upon... Okay po. Ano ang ginagawa ng mundo natin ngayon? Saan tumitingin? Okay. Sabi nila eh, mas mainam na po yan, pastor, na gwapo talaga pipiliin ko o maganda. Bakit po? Sapagkat till the do aspect po kami, kung gaano po kahaba yon, isipin nyo naman. Kung pangit talaga yung mukha niya, grabe naman yan. May makakatabi akong multo habang ako'y nabubuhay. Grabe naman yon. Pero alam po ninyo, mga kapatid, ito po ang ginagamit ng mundo. Ito po ang ginagamit ng diablo. Minsan ako'y naglalakad. Napadaan ako sa tatlong babae, nagkukwentuhan. At bigla silang natatawa. Nakatingin sila sa malayo, hindi kalayuan, sa isang tindahan. At yung isa eh, narinig ko ng salita, ang cute naman niya. Akala ko ako pinagsasabihan noon. Kaya lakad naman po ako ng maayos. Yun po pala, yung nasa tindahan. Magandang lalaki. Kinikilig po sila sa ganda ng lalaki. Talagang ano siya, macho, talagang nag-gym siguro. Tsaka maganda ang hugis ng mukha. Akala ko ako na eh, panalo na sana eh. So, yun pala iba. Mga kapatid, sa mga Kristiyano po, sana pa unti-unti na ninyong i-overcome ito. Kasi, biktima din po tayo nito eh. Mga Kristiyano, bakit po? Kasi po, may flesh tayo eh. Ang flesh po, nagre-react eh. Nagko-communicate sa flesh eh. At yun po ang desire ng flesh eh. Amen po? Vain means, sabi dito sa Proverbs 31 verse 10, may sinabi dyan. Vain means having no real value, worthless. Sabi dyan, charm is deceitful. Di ba sabi dyan sa verse na yan? Amen po? Okay. Babae man o lalaki, dapat i-overcome natin yung looks na yan. Although, bonus siguro yan kung yun ang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Yung misis ko po, I should say, she is the most beautiful woman in the world. Ngunit po, hindi po dito sa San Antonio. Kasi meron na pong pinakamagandang babae rito. Doon lang po sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Ay, ganun po ba? Dito po, si Madam po, ni Pastor Yuli. Mrs. Fulia. Thank you po sa Mrs. ni Pastor Yuli. Napakabait na Mrs. niyan. Napakabait na mami, no? Mga anakis. It is interesting to note that one of the most handsome men mentioned in the Bible was also one of the most rebellious and wicked. One of the most rebellious and wicked. Alam ba ninyo yung istorya ni Samson? Alam ba ninyo yung istorya ng family ni David, mga anak ni Jesse? Alam ninyo yung istorya patungkol sa kay King Saul, di ba? Magandang lalaki sila eh. Pero si Samson talagang napakaganda nung sinabi sa kanya ng Biblia eh. Kaya lang napaka-rebellious. Maraming mga broken marriages hindi gawa ng mga inaayawan ninyong mukha. Gawa ng mga gusto ninyong mukha.
Tingnan din yung mga artista, for example. Most of their marriages are magagandang lalaki. Pero maraming mga Kristiyano na mga guwapo din naman, intact ang marriage kasi sila'y Kristiyano. Amen po? Hindi rin tayo patatalo. Mga Kristiyano, mga guwapo yan eh. Diyos na ang nagsabi eh. Sisinungaling ba ang Diyos? Sabi ng Diyos, yung nung likhain niya ang tao, sabi niya, it was very good. Sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Alam ba ninyong fearfully? At saka yung wonderfully? Mag-ingat kayo sa pagbabasa ninyo doon sa Tagalog Bible, ha? Minsan eh, grabe yung sinabi doon eh. Ha? Sa Psalm 139. Okay po. 2 Samuel 14:25 and then 15:2-6. Sabi ito, a handsome face does not guarantee a great husband nor a beautiful wife. A beautiful face, a great wife. Amen po? Meron ka diyang mag-asawa eh. May nakilala nga ako eh. Bulag yung lalaki. Pero intact yung marriage niya. Tinanong ko siya, ano po bang ibig sabihin sa inyo ng pag-ibig? Sabi niya, love is blind. Tindi si Brother Julian, member namin na church, na ang ministry niya ay nagigitara sa church. Kailang kakaiba yung gitara niya? Yung gitara niya, gawa sa bilog na kahoy or baon ng niyog, tapos ang string nag-iisa. Pero tumutugtog siya ng iba't ibang kanta. Isang string lang. Bulag siya. Mahirang. Grabe yun. Intact yung marriage niya. No? Grabe siya magmahal. Grabe sila magmahalan talaga. Tinanong ko kung ano ang ibig sabihin ng love. Love is blind. Grabe yun. Pero nakaka-bless po yung ganong mga sitwasyon na sa kabila ng mga experience nila na ganon, intact yung marriage nila. Maraming marriage ngayon. Hindi, ayaw ko pong i-exempt yung mga pastor. May mga pastor din po ng biktima din po ng takbo ng mundo. Amen po? Kaya kaming mga pastor, dubli po, triple po ang pag-iingat namin. At saka po, nananalangin po kami lagi sapagkat sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, manalangin kayo upang huwag kayo mahulog sa pagkakasala. Diba? Sa tukso. Manalangin kayo. Pray at all times. And all kinds of prayers, sabi ni Paul sa Ephesians. Sana tayo mga kapatid. Number two, the decision should not be based upon wealth. As siya na kasi mayaman siya. Mga kapatid. Marami pong mga mayayaman sira ang marriage. Kaya po hindi garanti yun. Amen po? Mas mainam yung yumaman kayo na kayo dalawa ang nagsumikap. Kaysa mayaman na kaagad. Amen po? Marami po dyan, may kotse, nagsikap silang dalawa. May magandang bahay, nagsikap silang dalawa. At napakaganda ng tandem nilang dalawa. Talagang pinagpala sila ng Diyos. 1 Timothy 6:6-10, Ecclesiastes 5:10, and 1 Timothy 6:17-18. Pakibasa nga po yung 1 Timothy 6:6-10. Sino ang mabilis dyan? It is not a sin to be rich. Hindi naman kasalanang mayaman ka. Tama po ba? But it is a sin to trust in one's riches for security in life. Sapagkat dapat po for security in life and marriage, magtitiwala po kayo sa Diyos. Amen po? Sa Diyos po kayo magtiwala. At i-apply po natin yung gusto ng Diyos para sa marriage natin. Psalms 49:6-7. Meron bang nagbukas doon sa 1 Timothy 6:6-10? Pakibasa. Ay ito. But godliness with contentment is great gain. For he brought nothing into this. And it is certain that we can carry nothing out. And having food and let us
be there with content. But they that will be rich fall into temptations and snare, and into many and hateful lust. Grabe yan. Ano pa? Which drown men, and for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and first themselves through with many sorrows. Grabe yan. So hindi guarantee yung money na secured na kayo. Ang dami dyan, ang daming mga kilala natin at nalalaman natin na minsan nga eh, nagsumikap silang dalawa, nung mayaman na sila, naghiwalay sila. Malungkot yun, di po ba? So, pangalagaan po natin, dapat po ay balik-balikan natin itong mga prinsipyong ito. Amen po? Balik-balikan po natin yan. The decision should not be upon occupation. Minsan proud tayong kinukuin to yung kanyang occupation. Tama? I want to marry an engineer. I want to marry a lawyer. Tama? A businessman. Wala mang nagsasabi na, I want to marry a carpenter. I want to marry a farmer. Pero maraming farmer tapat sa asawa. Tanin nyo. Maraming farmer pwedeng utusan ng asawa. Pero maraming businessman, engineer, hindi mauutusan at hindi makaka-please yung asawang babae. Oh. Laging nag-iisa sa asawa. I want to marry a military man. Uy, alamin ninyo kung sino yung inyong sinasabing mapapangasawa. Baka magsasuffer kayo. Now, it is not bad to have an occupation. Walang sinabi ng Biblia na masama yon. Sabi ng Biblia, magsumikap, work hard. Ayaw ng Bible yung tamad sa Biblia. Tama po? Gusto niya yung masikap, masipag. Tama po? But higit sa lahat, bagamat siya yung masipag, higit sa lahat, dapat ay Matthew 6:33. Amen po? Sabi dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things na yun? Yun yung needs ng mga tao eh. Amen po? Eh sa tingin mo, kung need mo na magkaasawa, magka-husband, sa tingin mo, hindi ibibigay ng Diyos yan pagkakailangan mo na talaga? Bibigay din ng Diyos. Pero yung blessings po ninyo bilang mag-asawa, unahin po ninyo ang Diyos. Gusto ninyo matagumpay? Gusto ninyong nasa tamang direksyon yung buhay ninyo? Ha? Proverbs chapter 3, tama? Sabi doon, verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not into your own understanding. Of course, may alam tayo. Of course, matalino tayo. But ang sabi ng Diyos, lean not into your own, but in all your ways acknowledge God, and He will direct thy path. Wow! Napakaganda. Amen po? Isa sa mga paborito kong verse sa Bible, para po, lagi kong mapagtagumpayan yung mga tukso. Tatlong bagay po yun eh. Psalms chapter 1. Verse 1. Sabi doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, nor standeth in the way of sinners. Tatlong lugar yun na binanggit. Ano yun? Blessed is the man that walketh not. Oh, hindi siya naglalakad doon sa payo ng mga hindi makadiyos. Pangalawa, hindi siya tumatayo sa daan ng mga ano ba yung scornful sa Tagalog? Manlilibak, mga marites. Nawa po ba? O kung ano pa man. Nor seated in the seat of nor, ano pa yung isa? Nor stand it in the way of sinners, nor sit it in the seat of the scornful. Oh, stand it in the way of sinners. Minsan merong isang lingkod ng Diyos
nakita siya ng isang lingkod ng Diyos. Napadaan yung isa ding lingkod ng Diyos. Ang sabi ng isang lingkod ng Diyos, God, bakit doon ka lagi tumatambay sa lugar na yon? Sabi nung isang lingkod ng Diyos, may Bible study po ako, malapit doon eh. Katatapos lang kaya nandoon ako. Napadaan na naman ulit doon isang lingkod ng Diyos. Nakita na naman niya doon. Well, nakita na naman kita doon. Hindi pa tapos yung Bible study namin eh. After a month, 2 months, 3 months, nandoon pa rin. Tagal ang Bible study niya. So, nandoon lang siya. So, wala siyang duda doon. Siguro, nagba-Bible study siguro yung lingkod ng Diyos. After 1 year, nalaman niya na yung lingkod ng Diyos na yun, D.I. na. D.I. Dance instructor. Doon tumatambay sa parlor. Mira. Malungkot man po sabihin, pero wala na po siya ngayon sa gawain. Kaya po, huwag kayong tumatambay sa nor stand it in the way of sinners. Huwag kayo doon. Huwag kayo pakalat-kalat. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo pakalat-kalat. No? Alam mong nagiinuman yung grupo ng magkaibigan mo roon, dadaan ka pa roon, natural, aayain ka. At pagka inaya ka, natural, pipilitin ka nila. Pare, tagal na natin hindi nag-happy-happy. Simula nung labunagin ka, simula nung nandiyan ka sa Great Shepherd, hindi ka na sumusya. Sabi ng isang member, hindi alam ni Pastor, sumasyat ako. Di ba ba? Seek the counsel of godly people. Especially your pastor. Amen po? Seek the godly counsel of your Christian parents. Para po magabayan po tayo. Sana po tayo, occupation? Number 4 na tayo. Babasahin ko muna. Occupation change. Never marry a man for what he does as an occupation. Marry a man for who he is, that is his godly character and life. Amen po? May mga Bible verses po, pwede po ninyo basahin mamaya. Amen po? The decision should not be based upon his or her parents. This is not referring to ignoring the parents' wishes if they are against the marriage. This is referring to whether a young person should automatically or automatically be rejected as a candidate for a future husband or wife based upon the parents' spirituality or behavior. Minsan, hindi Christian yung parents natin. Ay, ayaw ko kasi hindi Christian yung pamilya. Eh, Christian yung ano mo eh, naniligaw sa'yo eh. Diba? Kung good example naman siya eh, sa kanyang family, kung nagmamature naman siya. By the way, hindi lang basta Christian, hindi lang basta nag-church, hindi lang basta Christian, kundi mature Christian ang piliin nyo. Amen, amen po? Right. Meron pong umatin sa camp, youth camp namin, na young people ko, hindi pa siya malago. Kaya lang nagpaalam sa akin, Pastor, pwede ko po bang ligawan yung dalaga na yun sa youth camp? Sabi ko, kausapin mo yung pastor niya. Sabi nung pastor, kausapin ko muna yung pastor mo. Kinausap ako nung pastor niya, sabi ko, huwag muna. Huwag muna ang pagbigyan. Kasi kilala ko yung young people ko. Tama po? Good advice lang, ilagay natin sa tama. Hindi naman lahat ng Kristiyano responsible eh. Meron din Kristiyano sablay eh. No po, magpakatatag muna kayo sa inyong pagka-Kristiyano kasi mas marami ang problema pagka ikaw ay may asawa na. Marami kayong mga bagay na aayusin sa buhay ninyo sa inyong pagsasama. Pagka hindi ka matatag dyan, babagsak ka rin. Tama? So ayusin ninyo mga kapatid ko. May mga verses, pakibasa po dyan. Number 5, the decision should not be based. The decision should be based upon. Ano ba sinabi sa Psalms 119 verse 160? Pakibasa lang natin yan. Very important, siguro. Okay na ba yan, sir? Ay, hindi yan. Psalms 119 verse 160. Thy word, tama na? Thy word is true from the beginning.
Ano sinabi? Ang salita ng Diyos ay totoo. May higit pa ba yan? Kaya po, sigurado tayo at secure tayo sa salita ng Diyos. Amen po? Thy word is true from the beginning and every one of thy righteous judgment endureth forever. Proverbs 19 verse 21. Sabi dito, people have many ideas about how to find the right person to marry, but only God's counsel is right. Alamin niyo, ang daming mga counselor ngayon eh. Ang daming mga tagapagpayo, ang daming mga galing. Pero po, kung yung galing niya hindi hango sa salita ng Diyos, sayang. Amen po ba? Letter C. What should you look for in a young lady? Of course, nabi dito number one, does she? Pakisabi nga, ladies. Number one? Okay. Ano yung salitang honor dyan sa Tagalog? Galang. Tama? Dapat magagalang. Sapagkat po, yun pong example, yun pong buhay nila na yun, yun po ang madadala nila sa kanilang pagpapamilya. Magmamagulang po sila eh. Kung bastos po silang mga anak, paano po sila magiging mabuting ina? Kung bastos siyang ama, paano siya magiging mabuting ama? Ano ang magagandang halimbawang ibibigay nila sa kanilang magiging mga anak in the future? Ah, kung hindi nila i-resolve ito. At tandaan ninyo, yung itong sinasabing honor her parents, tandaan ninyo, sa baba nito may kalakip na promise, di po ba? May kalakip na pangako. Paano mo masasabi